Okay. Good evening, brothers and sisters. Welcome sa ating All Souls Day. All Souls Day lecture, no? Hindi ito natin nakasanayan na nagbibigay tayo ng lecture ng Thursday, pero ngayon naisipan kong magbigay tungkol sa mga kaluluwa sa purgatorio kasi ito ay kanilang kapistahan, no? Ito ay makakatulong sa kanila at mabibigyan tayo ng dagdag kaalaman kung ano kaimportante ang pagbigay natin ng mga pagdarasal, pamisa at tulong sa kanila, no? So before that, let us have a short prayer in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, whom by the light of the Holy Spirit have instructed the hearts of men, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good evening. A blessed All Souls Day sa inyong lahat. Huh? Ngayon, patuloy natin. Mga testimony of the sufferings in purgatory. Itong lecture natin, mga kapatid, ay kinuha natin from the book Read Me or Rue It by Father Paul O. Sullivan. Sinulat ito 1991. Ang ibig sabihin ng rue it, regret, no? Read Me or Regret It. So, napakagandang libro tungkol sa souls in purgatory. Ang sabi niya, nakakaawa isipin, no? Nakakalungkot isipin na maraming mga Katoliko, kahit yung iba mga deboto, mga mababait, no? Gustong gawin ang kalooban ng Diyos, pero nakakalimutan, no? Nakakaligtaan na neglect ang mga kaluluwa sa purgatorio. Marami sa atin naniniwala sa purgatorio, no? Pero ang ating kilos at mga gawain sa buhay ay hindi naman nagpapakita na tayo ay naniniwala. Naniniwala lang tayo sa theory, no? Teorya lang, hanggang doon lang, pero hindi naman natin ginagawa. Isang rason dito ay dahil ang ating kaalaman tungkol sa purgatorio ay konti lang. Hindi natin masyadong naintindihan kung ano ito, no? So, lumilipas ang ilang mga taon, buwan, linggo, ni hindi man lang tayo nag-o-offer ng misa para sa kanila, no? O minsan lang natin sila naaalala. Hindi tayo, kung naaalala man natin, hindi tayo makapag-offer ng kahit konting dasal, no? We enjoy health, wealth, enjoy amusements, no? Enjoy tayo sa ating mga trabaho, happy tayo, pero nakakaligtaan natin na ang dami nating mga kapatid na nagdurusa doon sa purgatorio. Na sinabi natin kagabi, wala silang magagawa para sa kanilang sarili, naghihintay lang sila sa ating tulong. At huwag nating kaligtaan na itong simbahan ay merong tatlong estado: church suffering, church militant, at saka church triumphant. Itong tatlong estado ng simbahan, nagtutulungan ito, konektado tayo, may ugnayan tayo. Huwag nating, hindi lang ang simbahan dito sa lupa, meron sa langit at meron sa purgatorio. At patuloy itong nagtutulungan, ugnayan. So dahil sa ating ignorance, sa ating kakulangan sa kaalaman, na hindi natin nabibigyan ng kaukulang importansya ang mga kaluluwa sa purgatorio na nangangailangan ng ating tulong, no? At marami din sa atin
hindi natin alam kung ano talaga ang purgatorio, kung ano talaga nangyayari doon, no? So as a result, marami sa atin hindi natin masyadong, wala tayong ginagawang mga hakbang, no, para maiwasan ang purgatorio. Yung iba nga eh, iba sinasabi pa nila pabiro na ako makapasok lang ako sa purgatorio, okay na sa akin, no? Pero kung naintindihan mo talaga, kung alam mo talaga ano ang nasa loob ng purgatorio, kung ano ka sakit ang pagdurusa doon, lahat gagawin mo para maiwasan mo kahit dumaan sa purgatorio, no? At ang iba, no? Dahil hindi natin masyado alam kung ano nangyari doon, nakakalagtaan na rin natin at hindi natin nabibigyan ng malaking importansya ang pagtulong sa kanila. So, what is purgatory? So, isa siyang prison, no? Isa siyang prison of fire na halos lahat ng mga kaluluwang naligtas, meaning namatay, na in the state of sanctifying grace, no? Halos lahat dumadaan dito. Ang sabi dito, nearly all saved souls. So, sinabi dito saved soul. So, wag nating gusto nating linawin na lahat na pumapasok sa purgatory, mga ligtas na yan. No? Ligtas na. Pero, dadaan sila doon para linisin, para maging banayad at puti ang kanilang mga damit para humarap sa ating Panginoon. No? Hindi kasama sa librong ito, pero naalala ko yung kwento sa isang libro, yung sinabi ni St. Vincent Ferrer na may isa siyang kasamahan na archdeacon, no? Archdeacon namatay. Nung namatay siya, kasabay niyang namatay si St. Bernard of Clairvaux. Nagpakita siya sa kanyang obispo at sinabi niya nung araw na namatay siya, humarap sila sa hukom. Sa kasabay niyang namatay sa buong mundo sa araw na yon ay 70,000. No? Sa 70,000 na yon, silang dalawa lang ang dumiretso sa langit na hindi na dumaan sa purgatorio. Yung tatlo naligtas, merong pang tatlo naligtas pero dumaan ng purgatorio. No? So, naiwan pa sa purgatorio. Yung iba, impyerno. So, ganun katindi. No? Now, itong sinasabi ng mga doctors of the church about purgatory. Sabi nila, ang suffering daw, ang pagdurusa at sakit, no? Ang na madarama mo sa purgatorio kahit isang minuto lang, no? Pag ikaw ay pumasok sa purgatorio kahit 1 minute lang, feeling mo 100 years. It seems like century. Kahit 1 minute lang. Ganun katindi. Kaya huwag kang mag-ambisyon na kahit pasang awa lang o mapunta ka sa purgatorio. Kung pwede, oh, dumiretso ka sa langit. Na dito pa lang sa lupa, magsikap ka ng gumawa ng penitensya, no? Pagsisihan ang mga kasalanang nagawa mo, no? Saint Thomas Aquinas, the Prince of Theologians, ang sabi niya, ang init ng apoy ng purgatorio ay kagaya sa impyerno, equal in intensity, no? At ang sabi niya, mas pipiliin mo pa daw na magdusa ng karumalduman na pagdurusa dito sa mundo, no? Kumpara makalapit ka lang, kahit makalapit ka lang sa purgatorio. Ganun ka tindi ang pagdurusa. Saint Cyril of Alexandria, ang sabi niya, mas pipiliin pa niya na mag-suffer until the end of time, no, dito sa earth, kumpara
dumaan kahit isang araw lang sa purgatorio. Ha? So, meron na kayong idea ngayon kung ano kagrabe, no, ang pagdurusa sa purgatorio. Ang sabi ni ng mga santos, ang ating apoy dito sa mundo, kung ikumpara sa apoy ng purgatorio, parang malamig na hangin. Ganon. So, bakit ganon katindi ang sakit, no, ang pagdurusa sa purgatorio? Bakit? Kasi ang apoy dito sa lupa ay nasusunog ang ating laman. Pero yung apoy sa purgatorio ang sinusunog yung kaluluwa. At saka yung kaluluwa is very sensitive to pain. Huh? Ibang klaseng apoy yun. Hindi siya apoy na dito sa mundo. At yung kaluluwa, hindi siya nasusunog. Hindi siya nauubos. So, walang tigil ang pagkasunog sa kanya. At kagaya ng mga kasakitan dito sa ano, sa mundo, masasanay tayo. So darating ang panahon, yung dating sakit, nasanay tayo, hindi na masyadong sakit. Pero doon, sa kabilang buhay, ang sakit ay hindi humuhupa, hindi sumasakit, at hindi ka masasanay. Now, mas ano pa, mas matindi pa kumpara sa ano, sa sakit sa apoy, talo pa niya ang sakit sa apoy, di ba, masakit na yung apoy doon. Ang mas masahol pa ay yung the pain of loss. So ano yung pain of loss? Ang pain of loss ay yung nananabik ka na makita si Jesus, na makita ang Diyos. Dahil pag tayo ay namatay at humiwalay na ang ating kaluluwa sa ating katawan, automatic ang kaluluwa para siyang asong ulol na hahanapin ang Diyos. Kasi tayo ay ginawa ng Diyos para sa Kanya. So ngayon, ang ating katawan, nakadikit, yung ating kaluluwa, nakadikit pa sa ating katawan, nagiging hindi pa niya nakikita, natatabunan pa ng belo ang kanyang mata, no? Hindi pa natin masyado nakikita na ang ating kagustuhan, ang ating hinahanap ay ang Diyos. So, naaaliw pa tayo sa mga kamunduhan, kung ano-ano pa ang mga kaaliw na nalilihis ang ating landas. Pero pag ito'y humiwalay na sa ating katawan, para itong asong ulol na humihiyaw na hinahanap ang Diyos. Kaya lang, nalaman niyang hindi pa siya makapunta dahil madumi pa ang kanyang damit, lilinisin pa siya, yun ang paghihinagpis na hindi niya akalain, no? Paghihinagpis na hindi niya matiis, ganon, no? So, napakalaking kahibangan, mga kapatid, no? Kung ating pabayaan at wala tayong gagawin upang maiwasan ang purgatorio. So, totoo ba ang purgatorio? Yes, ang turo sa purgatorio makikita natin sa Biblia. Hindi siya letra por letra, pero ang kanyang turo ay andon. Makikita sa iba't ibang pahinaan ng Biblia. At yung pag pinagsama, makikita mo na ang turo ay hango mismo sa salita ng Diyos. At ito ay binigay sa atin, handed down by the church through the sacred tradition. Okay, example ng patotoo. Isang araw, isang prinsipe from Poland na exile siya for political reason. At doon sa France, kaya hindi siya makabalik sa Poland, bumili na lang siya ng palasyo sa na property. Ang kasamaang palad lang, naglaon ng mga taon, nawala ang kanyang pananampalataya sa Diyos.
sumulat siya ng libro against God. No? Sumulat nga siya ng libro laban sa Diyos, nagpapatutuod ang walang Diyos, di ba? Now, isang araw naglalakad siya sa hardin, may umiiyak na babae. Tinanong niya, "Bakit ka umiiyak?" "Ya, asawa po ako ng iyong servant. Ang pangalan ay Jean Marie, no? Steward. 2 days ago namatay ang aking asawa. Siya ay loyal na servant mo, no? Eh ba't ka umiiyak?" Ayun. "Kasi sa katagal ng kanyang karamdaman, naubos ang pera namin sa pagpapagamot sa kanya hanggang siya ay namatay. Ngayon, wala na akong natitirang pera para ipagpamisa ang aking asawa, no, para sa kanyang kaluluwa." So dahil sa awa, no, naawa talaga siya sa babaeng umiiyak, kahit hindi siya naniniwala sa Diyos, nagbigay siya ng ilang gold coins sa babae, sa byuda, para makatulong sa pagpamisa. Okay, tapos umalis na siya. Nung gabing yon, habang nagsusulat siya, pinagpatuloy niya pagsusulat ng libro against God, may kumatok sa pintuan. Sabi niya, "Pasok." Nung pumasok, tumambad sa kanyang harapan ang kanyang namatay na servant. Nakangiti. No? Sabi niya, "Sino ka?" "Ya, ako si ano, si Jean Marie, yung servant mo na namatay. Pumarito ako para magpasalamat dahil sa binigay mong pera, nakatulong ito para magpamisa, no, sa akin ng asawa ko." Sabi niya, "Thanks to the saving blood of Christ." No? Dahil sa dugo ni Kristo. Kasi yung misa, yan ay dugo ni Kristo. No? "Ito ay inialay sa akin." So ang dugo ni Kristo sa misa na inialay para sa akin, no? Ngayon ay mapupunta na ako sa langit. "I am now going to heaven." No? "And pinahintulutan ako ng Diyos na dumaan dito para magpasalamat sa iyo dahil sa iyong limos." No? At dagdag pa ng tao, sabi niya, "Prince, there is a God. Merong future life, merong heaven and hell." Nung narinig ito ng prince, lumuhod siya, no? At agad-agad nagdasal ng "I believe in God," Apostles' Creed, no? Saint Antoninus and his friend. So si Saint Antoninus, Archbishop siya ng Florence. Meron siyang kilala, no, gentleman na matay. Itong itong namatay, devout ito, no? Debotong Katoliko, mabait, no? Nagpamisa sila na para sa taong ito, many masses, suffrages, no, offered para sa kaluluwa sa taong ito dahil maraming nagmamahal sa taong ito dahil mabait, no? Kaya lang, isang araw nagpakita itong kaluluwa sa kay Saint Antoninus. Nalungkot si Saint Antoninus dahil ang sabi ng kaluluwa, andyan pa siya sa purgatorio, nagdurusa. Huh? Sabi ni Saint Antoninus, "Oh my dear friend, are you still in purgatory? Andiyan ka pa rin? Di ba nabuhay ka ng deboto at banal na buhay?" Sabi niya, "Oo, totoo yan. Ngunit magtatagal pa ako dito sa purgatorio dahil nung ako'y buhay pa, no, naging ano ako, napabayaan ko at hindi ako nag-offer ng prayers, pamisa para sa mga souls in purgatory. No, I neglected to offer suffrages for the souls in purgatory." Yun ang kulang niya. At dahil sa hustisya ng Diyos, yung mga pamisa na binibigay niyo para sa akin, sa kaluluwa ko, ay ibinibigay ng Diyos para sa mga kaluluwa ng mga sa purgatorio
na sana ay pinagdasal ko nung ako'y buhay pa. So yung mga so ang lesson dito mga kapatid, kada isa sa atin meron tayong quota, no? Meron tayong responsibilidad na mag-pray sa mga kaluluwa sa purgatorio, na pag hindi mo nagawa yon, buhay ka pa, sisingilin ka sa kabilang buhay. So yung mga pamisa na para sa'yo, ilalapat yan sa mga kaluluwa na dapat pinagdasal mo nung ikaw ay buhay pa, no? Sabi niya, pero hindi naman nakaligtaan ng Diyos ang mga mabuting ginawa ko nung ano ko, nung buhay pa. Matatanggap ko ang mga gantimpalang iyon pag andun na ako sa langit. No? So, pero ngayon, mananatili pa ako dito sa purgatorio hanggat mabayaran ko lahat ang mga pagkukulang ko. No? So, dito natin malalaman mga kapatid na yung ating mga merits, yung mga points natin sa langit, iba yon sa indulgences. So, hindi pwedeng pangbayad yung merits natin sa ating temporal punishment. No? Ang pangbayad sa temporal punishment ay yung mga indulgences. So, yung merit natin, kahit may mga venial sins, temporal punishments tayo, hindi mababawasan yan. Maghihintay lang yan na makamit natin pag ando na tayo sa langit. No? So, ang temporal punishment sa mga venial sins natin, no, ay ang magre-resulta ito ng katagalan sa pag-stay natin sa pananatili natin sa purgatorio. Habang mas marami kang venial sins at saka temporal punishment, mas tatagal ang iyong pananatili sa purgatorio. So, hindi maapektuhan ang stay mo sa purgatorio sa iyong mga kadami ng iyong merits. Iba yon. Okay? Okay. Kasi, ang sabi ni Jesus, kung anong measurement ang ginamit mo, no, it will be measured to you. It will be applied to you. Kung sa madaling salita pa, kung anong ginamit mong measurement para sa iyong kapwa, yun din ang gagamitin para sa iyo. So, ano katagal ang mga kaluluwa sa purgatory? So, depende sa ating mga nagawang mga pagkukulang, mga faults, kasalanan. Kung ano ka laki ng malisya ng ating kasalanan. Kung ano ka sinadya ba natin o hindi. No? Kung ano ka laki ng penitensya na ginawa natin o sa mga hindi natin nagawa na mga penitensya. At sa mga kung ano kadaming pamisa o mga suffrages na binigay para sa atin. No? So, doon magdidepende kung ano katagal mamalagi ang kaluluwa sa purgatorio. No? Si St. Louis Bertrand, no? Ang kanyang ama ay napaka ano, debotong katoliko. Gusto nga ng ama niya na maging saint, no? And gusto rin niya nung na maging monk, Carthusian monk. Kaya lang hindi natuloy dahil hindi yung parang hindi yun ang kalooban ng Diyos para sa kanya. So nung namatay ang ama niya na napakabanal, no? After long years spent in practice of every Christian virtue. Take note, ah, na ang kanyang ama spent long years in the practice of every Christian virtue. No? So, nung namatay siya, alam ni Saint Bertrand kung ano ka stricto ang justice ni God. So, nag-offer siya ng maraming misa para sa kanyang ama. Hindi niya sinabi, happy birthday in heaven. Hindi niya kinanunay sa anak niya kahit alam niyang ano, kabanal ang tatay niya. Hindi niya sinabi. Nagpamisa pa rin siya. No? Okay? Kasi alam niya ako, ang judgment ni God, iba sa judgment ng tao. So, nag-offer siya ng ilang message, ng misa. Pero, napakita ng vision ang ama niya na despite of the many masses na binigay ng anak niya sa kanyang ama,
na andyan pa rin siya sa purgatorio. So nakita natin dito mga kapatid na iba ang judgment natin sa judgment ng Diyos, no? So the noble time ni Saint Bertrand, kasi na hindi niya ma-attain na ang kanyang ama ay nandiyan pa sa purgatory, the noble time niya. Pero despite sa ginawa niya, 8 years pa ang lumipas, 8 taon pa ang lumipas, at doon pa na umakyat sa langit ang kanyang ama. Kita niya? Kaya huwag nating kung sabi ni Seya pa sa yun sa Yunon Sulti na you are now in heaven, rest, you are now rest in God, no? Ang kapatid ni Saint Malachi, no? Nag-offer ng maraming misa at prayers para sa kanyang kapatid na babae, pero despite that, she stayed for very long years in purgatory. Ang isang holy na madre sa Pamplona, no, na ito ay devoted siya in offering prayers for the souls in purgatory, no, binigyan siya ng vision ng isang madre na nagsabi na ang mga kasamahan niya, mga Carmelite sisters, no, ng mga Carmelite nuns, ang average stay sa purgatory ay 30 to 60 years. No? Imagine, kahit isang araw lang sa purgatorio, grabe na ang pagdurusa. How much more 30 to 60 years? At ito ay mga Carmelite sister, mga banal ito. Ano na lang kaya tayo, mga patid, na makamundo? No? Saint Vincent Ferrer, sa nag-offer siya ng pamisa sa kanyang kapatid na babae, nagpakita sa kanya ang kanyang kapatid na babae at sinabi niya sa kanyang kapatid na si Saint Vincent, kung hindi dahil sa iyong mga misa, no, siguro indefinite akong mag-i-stay sa purgatory, no? Matagal na panahon, hindi ko alam kung kailan ako marirelease sa purgatory. Sa mga Dominican order, kanilang kaugalian na every anniversary, no, death anniversary ng kanilang mga master generals, they mention it by name. They pray for them. Kahit ilang siglo, ilang daang siglo na ang nang lumipas na namatay ang kanilang mga master general, they still pray for it. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan. Kung walang divine revelation na siya ay nasa langit na, hindi tayo titigil. Several hundred years na, kasi hindi mo alam kung hanggang kailan mananatili ang isang tao sa purgatorio. Bakit napakatagal? No? Bakit napakatagal ang pagbabayad sa purgatorio? Ang rason ay dahil sa malisya ng ating mga kasalanan. Ang malisya ng kasalanan natin kahit venial ay napakalaki, no? Sa tingin natin napakaliit, pero actually it is a serious offense against the infinite goodness of God, no? Kaya nga ang mga santo, dahil sa kanilang compunction, they have the spirit of compunction, no? Kahit napakaliit na kasalanan, iniiyakan na nila, no? Pinagdadalamhati na nila ang kanilang mga pagkukulang sa Diyos. Kaya nga sinasabi, the more na closer ka kay God, malapit ka kay God, the more mo ma-realize how sinner you are. So yung mga taong feeling nila wala silang kasalanan, napakalayo nun nila kay God. No? Si Saint Dominic Guzman, no? Napakabanal na niya, pero pinagdarasal pa niya na sana hindi madamay ang ibang tao ang lugar na kanyang binibisita sa kanyang mga kasalanan, no? So at ang rason natin eh tayo ay marupok, mahina. So bakit tayo sinisisi ni Lord? Ang sagot diyan mga kapatid ay totoo. Mahina tayo, marupok.
pero binibigyan tayo ni Lord ng tulong, no? Binigyan niya tayo ng sakramento, no? Kung marupok tayo, bakit hindi tayo nagdarasal, humihingi ng tawad, humihingi ng tulong sa kanya, no? So kung tayo ay naging marupok, kasalanan din natin 'yan. Bakit? Kasi we did not pray, we did not receive the sacraments na binigay ni Lord na para tulong para sa atin. Okay? So, eto. Kung isang mortal sin ay kaya na tayong itapon sa impyerno ng walang katapusan, no? Walang katapusang mga panahon. Ano pa kaya ang napakaraming venial sin na sinadya nating ginagawa? So, karapat-dapat lang na tayo ay mamalagi ng matagal sa purgatorio, no? Dahil sa mga sinasadya nating mga ginagawang mga venial sin. At maliban pa sa mga mortal sin na ginawa natin dati, na kinumpisal natin, na tayo ay pinatawad na, no? Kulang ang ating penitensya at pagsisisi at pagdalamhati sa paggawa natin ng mga kasalanan 'yon, no? So, ang mga sa hustisya ng Diyos, dapat nating pagsisisihan 'yon, pero kulang pa. So, babayaran natin 'yon sa purgatorio. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 26, no? We have to render an account for each and every idle word we say. So kahit sa mga lahat ng mga walang kabuluhang salita na lumabas sa ating bibig, sisingilin tayo ng Lord. Hindi tayo makalabas, no? Sa kulungan. Anong kulungan 'yun? Purgatorio. Hangga't hindi natin nababayaran kahit isang sentimo na utang natin. No? Mga saints sa napakaliit na kasalanan, kumagawa na sila ng napakabigat na mga penitensya. Pero tayo, we committed many grave sins, pero ang ating pagdadalamhati ay napakakonti lang at hindi nga tayo gumagawa ng kahit ayuno o penitensya. Venial sin. So, ang venial sins natin napakarami. Ang ating pagiging selfish, no? Ang ating selfish in our thoughts, in our words, in our acts, ang ating sensuality, ang ating immodesty, ang ating sobrang self-love, failure in charity, no? In word, in deed, laziness, ang ating pagka-lukewarm, jealousy, vanity, no? Tepidity, mga ating mga pagkukulang, sin of omission. And then, di ba ang sabi ni Lord, we have to love God with all our heart, mind, and strength. We love God so little, no? Napaka-cold natin, napaka-indifferent natin, kulang tayo sa pagpapasalamat. Hindi natin siya napapasalamatan ng sapat sa kanyang pag-alay ng buhay niya para tayo tubusin. Naghihintay siya sa simbahan, sa Blessed Sacrament na siya bisitahan, pero madalang lang tayo pumupunta. Iniimbitahan niya tayo sa communion, sa pagsisimba, in the morning mass. Kahit tayo ay may kakayahan pumunta sa morning mass, napakatamad nating pumunta, no? Inaabuso natin ang lahat ng mga grasya na binibigay niya sa atin. So yun galing ang ating mga venial sins. Kaya huwag tayo magtaka kung bakit tatagal tayo sa purgatorio. No? So, meron tayong magagandang mga bahay, warm clothing, good things, no? At sa palibot natin marami naghihirap, pero hindi tayo tumutulong. Kung tumutulong tayo, konti. At marami tayong ginagastos na labis-labis para sa sarili natin at hindi man na nating makuhang tumulong sa iba. Kung tumulong tayo, napakakonti. Kaya dyan galing ang ating mga venial sins at pag sa masamang palad, mortal sin. No?
So binigay sa atin ang ating buhay, na binigyan tayo ng buhay ng Diyos to serve God and to save our souls. Yan ang purpose ng buhay natin. To serve God and to save our souls. No? Kaya lang, nakokontento na tayo sa kahit 5 minutes sa 5 minutes lang na pagdasal sa umaga, 5 minutes sa gabi, at para sa atin sapat na 'yon. No? So, mayroon 24 hours a day, binibigyan lang so sa atin 23 hours and 50 minutes. 10 minutes lang. Sapat na ba 'yon? Mabuti nga kung meron pang 5 minutes na binibigay, yung iba hindi na talaga nakapag-pray. Akala nila okay na sila kay Lord dahil mabait sila. Pero kahit 5 minutes nga, napakakulang na 'yan sa umaga at saka sa gabi, 10 minutes, no? So ang katotohanan ay konti lang talaga ang habang nagtatrabaho sila sa buong araw ay iniisip nila ang Diyos. Konti lang talaga give thought to God, no? So they think and labor and rest and sleep para sa ano? To satisfy themselves, no? Si God, konti lang sa para sa kanilang isipan. God gets a very little place in their day and in their minds. Na kung tutusin, buong araw tayong iniisip ni Lord. Pero tayo, mas iniisip natin ang ating mga kasiyahan, ating sarili. No? Napunta naman tayo sa mga mortal sin. Ang sabi ni Venerable Bede, ang taong sa buong buhay niya parat maraming ginawang mortal sin at namatay siya na nakakumpisal. Namatay siya in the state of sanctifying grace. No? Dahil nakakumpisal siya at pinagsisihan niya. Pero, ginawa niya yon sa deathbed. Meaning, yung malapit na siya namatay. Ang mayayari doon, he will stay in purgatory until the last day when Jesus comes. So, sa mga taong naghintay pa nang magsisi nung sa bingit ng kanilang kamatayan at sa kabutihang palad sila ay naligtas, kung naligtas man, no? Mananatili sila sa purgatorio hanggang sa katapusan ng panahon. Imagine. So kaya huwag niyong sabihin na magsisi ako kung malapit akong matay. Ito ang parusa. You will stay in purgatory. Maliligtas ka, yes, but you will stay in purgatory until the end of time. No? So, pero hindi automatic ha, sa lahat na nagkukumpisal mapupunta sa langit. Dahil si may testimony si Padre Pio na tinanong ng asawa yung kanyang mister na namatay. Saan yung, kumusta na yung asawa kong namatay? Sabi ni Padre Pio, nasa impyerno. Bakit nasa impyerno? Eh, nagkumpisal siya before siya namatay. Meron siyang kasalanan na hindi nasabi, sabi ni Pedro Pio. Yung iba naman, hindi sapat ang kanilang pagsisisi. No? Yung kumpisal na lumalabas sa ilong lamang. Di ba? Sabi ni Saint Gertrude, no? Yung mga taong gumawa ng mga mabibigat na kasalanan pero hindi masyado sila nagbigay ng penitensya, no? Ay hindi sila makakatanggap ng benepisyo sa mga prayers ng simbahan in a very long time, no? So may ilang taon na hindi sila makakabenepisyo sa hindi nila matatanggap ang benepisyo ng mga panalangin ng simbahan sa mga taong buhay pa, hindi nagbigay ng penitensya sa kanilang mga kasalanan na mga mabibigat. Ha? So, bakit natin ipagdarasal ang mga kaluluwa sa purgatory? Dahil ang commandment ni God ay we must love one another. Kaya yung sinabi natin kagabi. Diba? So, ang mamahalin natin hindi lang ang mga tao dito sa mundo, kundi ang tao sa langit at tao sa purgatorio. Communion of saints. Huh? And the first great commandment,
we have to love God with all heart and soul. Second commandment, we have to love our neighbor as ourselves. So, kasama sa neighbor natin ang ating mga mahal sa buhay, kapwa sa purgatorio. At kung ano man ang ginawa natin sa ating kapwa, ginagawa din natin sa kanya. Ha? Mababasa natin niya sa Matthew chapter 25, verse 34 to 46. Sabi niya, Amen, Amen, I say to you, no, kung ginawa niyo ito sa kapwa, ginawa niyo rin sa akin. Ang mga bagay na hindi niyo ginawa sa inyong kapwa, hindi niyo rin ginawa sa akin. So, pagbabayaran natin yan. No? So, napaka malaking krimen. No? Malaking krimen para sa ating kapwa pag may nakita tayong nangangailangan ng tulong dahil wala siyang makain at hindi tayo tutulong. O, for example, dumaan tayo, may nalulunod. Kaya nating abutin ang kamay niya, hindi natin tinulungan. So, karumaldumal na krimen yun. Di ba? So, kagaya din sa mga kaluluwa sa purgatorio. Kalunos-lunos ang kanilang sitwasyon sa purgatorio. Walang maikumpara na bighati at pagdurusa. So, lalo na nangangailangan sila ng ating tulong. At pag ating tinanggihan at pinabayaan at tayo pabaya sa ating tungkulin sa pagtulong sa kanila, no? Sisingilin tayo, no? Sisingilin tayo ng Diyos. At isang benepisyo, napakalaking benepisyo pag tayo ay nagdasal, nag-alay ng tulong sa ating mga kapwa sa purgatorio, gagantihan nila ang ating kabutihan pag sila ay napunta na sa langit. Minsan, kahit wala pa sila napunta sa langit, tutulungan na nila tayo. Ito yung mga patotoo. No? So, when they are released from purgatory at nakapasok na sa langit, no? Grabe ang kanilang utang na loob. Titingnan nila na napakalaking utang na loob at hindi sila titigil sa pagdarasal sa mga taong responsable sa pagpalabas sa kanila sa purgatorio. Walang tigil sila magdarasal para sa kanila. No? At sa kanilang panalangin, mabibigyan ng proteksyon from many dangers, no? And from many evils ang mga taong nagdarasal para sa kanila. Sabi ni Saint Catherine of Bologna, nakakatanggap ako ng maraming tulong sa mga santo sa langit. At napakaraming tulong din galing sa mga kaluluwa sa purgatorio. No? Greater favors from the holy souls. Hindi sila titigil hanggat hindi ka umabot sa langit. No? Gagawin nila ang lahat na makakaya nila na tutulungan ka nila na ikaw ay mapunta sa langit. No? Hello. Wala pa. So, i-share ko itong parable sa Bible. I know na encounter niyo na itong parable sa Bible at naguguluhan kayo kung anong ibig sabihin ito. The parable of the shrewd manager. No? Ito yung manager na siningil ng kanyang amo dahil isisanti na siya dahil hindi siya magaling na manager, hindi siya mabuting manager. At mag-a-accounting na sila, no? Tapos itong manager na ito, naisip niya, mawawalan akong trabaho, hindi naman ako marunong magtrabaho ng construction na mahihirap na mga mabibigat na mga trabaho. Anong gagawin ko? Sabi niya, alam ko na. No? Tatawagin ko lahat ng mga taong nagkautang sa amo ko. Tatanungin ko ano yung utang nila. Tapos, yung mga utang nila, babawasan ko, paliliitin ko para magkaroon sila ng utang na loob sa akin. Tapos, para kung ako'y wala ng trabaho, tatanggapin ako nila sa kanilang mga bahay. Oh. So, yun. At ano nangyari pagkatapos ng parable? Sabi ng pinuri, no? Pinuri ng amo ang ginawa ng wais na manager. 'Di ba parang cheating 'yon?
So magtataka ka ba't siya pinuri? Eto, so nagtataka ako kung paano, ano ang application nito sa buhay natin. Paano ito? Para wala naman siyang application, no? Para natin ma-apply ang talinghaga na to sa buhay. So, ito palang parable na ito ay nagpapahiwatig ng ating kamatayan at pagtulong sa mga kaluluwa sa purgatorio. So, itong mga taong tinawag niya at tinanong niya kung ano yung utang mo, for example, ano yung utang mo? 900 gallons. O, gawin mo nalang 400. Anong utang mo? Sa amo natin, 1,000. Gawin mo nalang 800. O. So, ginamit niya ang kanyang... So, yung symbolic... Nag-symbolize ito yung sisantehin na siya, meaning mamamatay siya. No? Kamatayan natin. Pagkatapos, di ba tayo ay mga manager ng mga kayamanan na binigay sa atin? Hindi sa atin yan. Manager lang tayo. Hindi tayo naging magaling na manager. So, mamamatay, mapupunta siya sa purgatorio. Pero ang ginawa niya, habang hindi pa siya nawala ng buhay, and manager pa siya, buhay pa tayo, binawasan niya ang mga utang ng mga nagkakautang sa amo. Meaning, paano niya binawasan? Ginamit niya kanyang pera. No? Sabi dito, I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself. Yung pera niya, ginamit niya sa pagpabawas ng sentensya sa purgatorio ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ginamit niya ang pera niya sa pagpamisa, sa paglimos, sa lahat. So, nabawasan ang kanilang sentensya at nung sila ay andun na sa langit, tinanaw ito ng utang na loob at siya naman ay tinulungan para mapadali ang kanyang pagpunta sa langit. So, itong Luke chapter 16 verse 1 until 9, ito ay napakagandang parable tungkol sa purgatorio. No? Ito ang application na nagpapatotoo, nagpapatunay na gagantihan tayo ng mga kaluluwa sa purgatorio na binawasan natin ang kanilang sentensya sa purgatorio. Okay? Now, the holy souls will lessen our purgatory. Pwede nilang paikliin dahil sa ating pagtulong or sa kabutihang palad, pwedeng mawala. Hindi na tayo dadaan na purgatorio. Tawag na plenary indulgence. No? Si St. John Masayas, isang Dominican lay brother, no? May devotion siya to the souls in purgatory. Ang ginagawa niya, pray siya ng pray, ng rosary, no? Ang ino-offer niya yung prayer niya ng rosary para sa mga souls in purgatory, para ma-release ang mga souls in purgatory to heaven. So sa kanyang buong buhay, naka-release siya, no? 1,400,000 souls. Bakit napaka-specific na number? Nalagay yan sa kanyang bull of canonization, no? Si St. John Masayas, no? Naka-liberate siya ng 1,400,000 na kaluluwa from purgatory to heaven dahil sa kanyang pag-offer ng kanyang mga rosary, no, sa mga kaluluwa sa purgatory. Kaya nung siya naman ay malapit na mamatay, no, at the hour of his death, tinulungan siya, no, tinulungan siya sa mga grasya ng resulta ng kanyang pagsisikap. Si Cardinal Baronius, kinuwento niya na may isang gentleman na very devoted also in praying for the souls in purgatory. Nung siya ay malapit ng mamatay, maraming mga kaluluwa nagpakita at pumunta doon sa kanyang kwarto at tinulungan siya, no? At yung mga kaluluwang iyon, hinabol yung mga diablo na nakapalibot
na naggustong magtukso sa itong banal na tao. Tinanong sila ni Cardinal Baranius kung sino sila, itong mga kaluluwang ito. Sumagot sila, no, kami ang mga 8,000 souls, no, na tinulungan ng taong ito habang siya ay buhay sa kanyang mga prayers at sa mga pamisa. Pinadala kami ng Diyos, no, para dalhin siya sa langit diretso at hindi na dumaan ng purgatorio. So ganun sila magbigay ng utang na loob. Saint Gertrude, na mayroon din siyang devotion for the holy souls in purgatory, nung malapit na siya mamatay, kasi yan ang style ng Diablo, nire-reserve ng Diablo ang mga matitinding tukso para ikaw maagaw niya pag malapit ka na mamatay. Pero dahil sa kanyang kasigasig, no, sa pagtulong sa mga kaluluwa sa purgatorio, hindi lang mga kaluluwa sa purgatorio tumulong, si mismo si Jesus pumunta sa kanyang deathbed at binigyan siya ng encouragement. At sinabi niya na itong mga kaluluwa ng purgatorio, pinayagan kong pumunta sa iyo para dalhin ka sa langit at hindi na dadaan ng purgatorio. Blessed Henry Suso, Dominican Order, no? Nag-promise siya, dalawa sa kanyang kaibigan, na kung sino yung mauuna, mamatay, yung natira, mag-promise sila ng magpapamisa para sa isa't isa, no? Sa namatay. Okay. So, tinupad nga niya, nung namatay na yung kaibigan, nauna yung kaibigan niya, nagpamisa siya. Kaya lang, lumipas ang ilang taon, akala niya, kasi bait yung yung kasamahan niya na monk, tumigil na siya kasi akala niya nasa langit na. Isang araw, napakita sa kanya yung kaluluwa, malungkot, at pinagsabihan siya bakit niya tinigil. Siya ay naghihirap pa sa purgatorio. Sabi niya, kasi sorry, akala ko andun ka na sa langit. Sabi niya, oh dear brother Henry, please give me the masses. Tingnan niyo itong sagot, kung anong rason, bakit napaka-importante ng misa. For it is the precious blood of Jesus that I most need. Yun ang kailangan niya. So, doon nakukuha ang precious blood of Jesus sa misa. So, kaya pinatuloy niya. No? Pinatuloy niya hanggang binigyan siya ng holy sign na dumating na sa langit ang kanyang kaibigan. So, paano natin matutulungan ang mga kaluluwa sa purgatorio? So, by having masses. Masses, misa talaga ang pinaka-effective sa lahat. No? The most efficacious way. Misa. And then, so siyempre, misa, magbibigay tayo ng donation or limos, alms. No? So, ang perang binibigay natin, binasa natin kanina sa Biblia, di ba? Anong sabi sa Biblia? I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself. Sabi natin, namimera ang simbahan. No, nasa Biblia yan. No? Na kailangan, bakit? Ang pera binibigay natin, para sa Diyos yan. No? Hindi namimera ang simbahan, hindi namimera ang mga pare. Binibigay sa mga mahihirap, binibigay sa pagtulong, sa missionary, sa mga gawain ng simbahan, gawain ng Diyos. Diba? So, kasi yung money natin symbolizes our effort, our sacrifice. Okay? Now, misa. Napaka-importante. So, kung hindi natin kaya magpamisa dahil wala tayong pera, no? Pwede tayong mag-attend ng misa. No? Mag-attend. So, may example, may isang tao na dahil napakahirap niya, 10 masses lang ang nabigay niya. Pero, dinagdagan niya na
1,000, nag-attend siya ng 1,000 misa para sa kanyang asawa dahil kasi wala siyang pera para magpamisa talaga. Nag-attend na lang siya ng misa. So, mas marami ang aatinan mo kumpara sa ikaw ay nagbigay ng pera mo para sa pamisa. Next, para matulungan, kagaya ng ginawa ni Saint Matias, recite talaga the rosary. Napakalaking tulong. The way of the cross, napakalaking tulong. So, sinabi natin kanina, more than a million ang natulungan ni Saint John Matias sa kanyang pag-pray ng rosary. And then, kahit yung mga short prayer, nakalaking tulong. Uli natin 500 or 1,000 times a day. Yung prayer na, Sacred Heart of Jesus, I place my trust in you. Yun lang. Sacred Heart of Jesus, I place my trust in you. Nakakatulong yun sa kaluluwa sa purgatorio. Or, kahit the word Jesus, basta ipahinungod nimo, no? I-offer it para sa kanila. Yung iniisip mo na para ito sa kaluluwa sa purgatorio. Kahit yung Jesus lang ulit-ulitin mo, Jesus, Jesus, Jesus. At, if you pray these prayers 1,000 times a day, makakatanggap ka ng 300,000 days of indulgence. Ano pa kaya sa isang araw lang yan? Ano pa kaya sa ilang buwan mong ginagawa to? Ilang taon mong ginagawa? Ba? So kung hindi mo kayang gawin ng 500 times, pwede mong gawin 200 times. No? Napaka-ikling prayer. Sacred Heart of Jesus, I place my trust in you. No? Sa banal na puso ni Jesus, nilalagay ko ang aking tiwala sa iyo. No? Another powerful prayer na ginagamit ni Saint Gertrude para makatulong sa mga souls sa purgatory. Eternal Father, I offer to you the most precious blood of Jesus with all the masses that is being said all over the world to this day for the souls in purgatory. Medyo mataas, pero madali din siyang i-memorize. Magandang prayer din ito. Eternal Father, I offer thee the most precious blood of Jesus with all the masses said all over the world this day for the souls in purgatory. Huh? Or pwede ka rin mag-join ng Association for the Holy Souls. No? Ka-register mo yung pangalan mo. Kaya lang, wala yata tayong Holy Soul, Association of Holy Souls sa Pilipinas. Kaya pwede mo itong i-screenshot itong address na ito na nilagay ni Father sa kanyang libro. Ito yung address. Pwede mo isulat para magpa-member ka. No? So, si God bibigyan niya ng reward o gantimpala kahit nakatitig na binigay mo na limos sa mga kapwa mo. Kahit konti lang, bibigyan ka niya ng reward. Ano pa kaya kalaki ang bibigay niya sa mga tulong o sa mga limos na binigay mo sa mga kapwa mo sa purgatorio? Ha? So yung mga limos natin na binibigay natin sa kapwa, sa mga buhay, mga pulubi, o sa tulong natin sa mga kapwa natin naghihirap, pag ialay natin yan sa mga iisipin natin na ito ay binibigay natin para sa kaluluwa sa purgatorio, malaking tulong yan. No? And what the holy souls do for those who help them. No? Ang tulong na binibigay ng mga kaluluwa sa purgatorio ay hindi kagaya ng intercession ng mga saints sa langit. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung paano, through His sweet providence, hindi naman kasi pwede sila mag-intercede sa atin, pero through the sweet providence of God, no, we can be delivered from many evils, dangers, and sickness. No? Ang Diyos lang ang nakakaalam kung paano. So, gantimpala natin sa ating pagtulong sa kanila. No? So, ito ay isa sa mga patotoo, mga testimony. So, si John Marie, isang servant, no? One day,
na nakikinig siya sa sermon ng isang pare, at doon siya na konsensya na kung gaano kahirap, no, doon siya naawa sa mga kaluluwa sa purgatorio, kung ano kahirap ang pinagdaranas nila at kung gaano sila nangangailangan ng ating tulong, no? At dito niya na nalaman na marami palang kaluluwa na isang misa na lang ang kulang at sila ay mapupunta na sa langit, pero ito ay nananatili pa sila ng ilang taon sa purgatorio dahil ang kahit ang isang misa na lang na kulang ay hindi nabigay sa kanila ng kanilang mga kamag-anak o mga kaibigan, nakakaligtaan at nakakalimutan. So it gave her a great impression, kaya nagpromise siya, nagbigay siya ng panata na sa lubos, sa ubos niyang makakaya kahit sa kanyang kahirapan, at least once a month, no, magpapamisa siya sa mga kaluluwa sa purgatorio, lalo na sa mga kaluluwa na kulang na lang ng isang misa, sabi niya, no? Dumating ang lumipas ang ilang taon, pumunta siya sa Paris, nagkasakit siya, na hospital siya, at iniwan na siya ng amo niya dahil wala na rin pera yung amo niya, uuwi niya. Paglabas niya ng hospital, wala na siyang pera. Ang natira sa kanya, 1 franc. Hindi ko alam kung anong valid ang 1 franc. Siguro sa atin, mga 10 piso siguro, no? So, kahit nga pambili ng pagkain, kulang yon. So, naisip niya, kahit sa katiting na natitira ng pera niya, pumunta siya sa simbahan at binigay niya sa pare para pamisa sa mga kaluluwa. Hindi alam ng pare na yun na lang talaga pala ang natitira niyang pera, no? Yun lang talaga ang pera niya. Pagkatapos ng misa, lumabas siya, hindi niya alam ang gagawin. Wala siyang mapupuntahan at na kalungkutan ay pumasok sa kanya. May isang binata, no, lumapit sa kanya at naawa sa kanya. Na nakita yung kalungkutan sa kanyang mukha at tinanong siya kung anong pwede niyang matulong sa kanya. At kinuwento niya anong nangyari sa kanya at gusto niyang sinabi niya kung matutulungan siyang makahanap ng trabaho. Ang sabi ng binata, tutulungan kita, no? At may alam akong isang babae na nangangailangan ng helper ngayon, no? Yun ang bahay na yun, dinala siya sa bahay, sabi niya, pindutin mo yung doorbell, no? Kasi makakahanap ka ng trabaho dyan sa bahay na yan. Nung sumagot yung babae sa loob, sabi niya, anong kailangan? Sabi niya, may nagsabi po sa akin na naghahanap po kayo ng katulong. Mag-a-apply po ako. Sabi niya, imposible. Paano mo nalaman na naghahanap ako ng ano? Wala namang nakakaalam na ngayon lang, no? Ngayon lang inaalis ko ang aking katulong. At ngayon, totoo, naghahanap ako ng katulong. Pero paano mo nalaman? Sabi niya, sinabi ba ng babaeng pinaalis ko na nangangailangan ako? Siya, hindi po. Sa katunayan, isang binatang lalaki ang nagsabi sa akin. Yeah? Wala naman akong binatang lalaki na sinabihan. Nung pagpasok nila sa bahay, nakita ni Jean Marie yung picture ng binata sa dingding ng babae. Sabi, yan o, yan ang binatang lalaki ang nagturo sa akin. Ha? Anak ko yan. Patay na ng ilang taon yan. Patay na. Sabi niya, patay man o hindi, basta alam ko siya ang nagturo sa akin. Meron pa nga siyang peklat sa malapit sa kanyang mata. So, sa mga madaling salita, tinanggap siya ng babae. At kinuwento niya sa babae na kung paano niya inoffer ang kanyang natitirang pera para pamisa sa mga kaluluwa sa purgatorio. At ang sagot ng babae, halika rito, iha, no?
tinatanggap kita hindi bilang katulong, kundi bilang aking anak. Ikaw na ngayon ay aking anak. Dahil sa iyo, dinala mo ang aking pinakamamahal na anak na lalaki sa langit. No? So, dito natin makita na gumante yung binatang lalaki na namatay dahil napunta siya sa langit, dahil sa pamisa ni Jean-Marie. Next, adventure in the Apennines. May mga grupong pare during the time, pinatawag sila sa Rome. May mga dala silang maraming dokumento at maraming pera para sa kailangan dun sa Rome, no? Yung Apennines, bundok, mawala bundukin yon at puno yun ng mga bandido, mga kriminal. So, ang kanilang driver ng karwahe pa yun dati, no? Inabisuhan na sila na maghanda kayo kasi maraming mga bandido dito. So, alam na nila, they put themselves in the protection of the holy souls in purgatory. May devotion sila sa mga holy souls in purgatory. At nag-promise sila na they will pray the De Profundis. Ano yung De Profundis? Psalm 128 yun. No? So, every hour para sa kanila. Nung dumaan sila, nakita na ng driver ang mga bandido. Side at naka-sight na yung mga baril nila sa kanila. Nag-aantay na lang sila ng putok. No? Pero walang nangyaring putok. No? Pagdating na nila sa kanilang tutunguhan, sabi ng driver, hindi ko malubos maintindihan kung paano tayo nakaligtas doon. Kasi walang sinasanto yung mga bandidong yun kahit sino. Pinapatay nila, no? Nilolooban. Okay. Nung andun na yung isang pare doon, nagpaiwan ng ilang buwan, no? Kasi may trabaho siya doon sa Rome. Isang araw, yung leader ng bandidong yun, nahuli at hinatulan ng kamatayan dahil sa kanyang mga krimen. Yung pare yun, nilapitan niya yung bandido, yung leader, at kinausap niya para kanyang mapayuhan na magsisi, magkumpisal, ganon. At kinuwento niya rin ang kanyang experience. Hindi niya alam na yung bandidong yun, isa sa mga andun sa araw na sila ay sana ay hoholdapin. No? Kinuwento niya na nag-aantay na lang sila ng putok ng mga barel pero hindi nangyari. Ang sagot ng bandido, ako ang leader ng bandido sa panahong yon. Nagtaka rin kami kasi hindi mapaliwanag, merong invisible force, hindi makita na kapangyarihan na pinigilan ang aming barel na hindi namin makalabit. Hindi na namin mapaliwanag. At pinaliwanag ng pare dahil yon sa aming protection ng holy souls in purgatory. At dahil doon, naniwala siya, yon ay naging instrumento ng kanyang repentance at confession at namatay siya na full of repentance. No? Maraming mga example, hindi ko na sinama dito kasi napakahaba na ng lecture natin. Example ito, si Juana de Meneses, gumaling siya sa cancer. Meron siyang cancer sa growth sa kanyang paa. She resolved, no, to place her confidence to the souls in purgatory and nag-offer siya ng 9 masses for them. At ipapublish siya yung balita kung siya ay gagaling. True enough, yung pamamaga nawala at nawala yung cancer. Huh? Isa pa, Father Luis Manasi, no? Isa siyang napaka masigasig na missionary. Meron siyang great devotion sa mga souls in purgatory. So pupunta rin namin siya sa bundok, dadaan siya kasi magpipreach, pero marami ding mga bandido doon, mga magnanakaw. Habang naglalakad siya, nagpipray siya ng rosary, namalayan niya na marami siyang, napapalibutan siya ng maraming bodyguard. No? So yung mga bodyguard pala, mga blessed spirits of the souls in purgatory na kanyang
inaalay ang kanyang pagdarasal. Maya-maya, dumaan siya sa lugar na maraming mga bandido, pinalibutan siya ng mga bandido, pero dinipensyahan siya ng mga kaluluwa na ito at hinabol at tinaboy ang mga bandidong ito, no? At hindi siya pinabayaan hanggat hindi siya nakarating sa kanyang pinaroroonan, no? So, lastly, kung hanggang ngayon wala pa tayong ginawang mga pagsisikap para matulungan ang mga kaluluwa sa purgatorio, no? Let us now start to dedicate all our energy, no? To the holy souls, mga banal na kaluluwa to, because they died in the state of sanctifying grace. Nililinis na lang, no? Kaya lang, ang paglilinis na ito ay napakasakit na pagdurusa na kailangan natin silang parating iisipin at paalayan ng misa at limos at pagdarasal. No? At tulungan din natin yung iba sa ating mga sharing, katikisim, at pag-share ng mga libro tungkol sa awareness na matutulungan ang mga kaluluwa sa purgatorio. So, itong araw na ito, inaalay natin ito, binigay ito na araw ng simbahan for all the souls that died. Makasalanan man, banal man, we have to pray for them. Baka puro lang tayo inuman, kain, aliw. Nakalimutan nating magbigay ng kahit Hail Mary or Our Father doon sa puntod, no? So, hindi ito paglilibang-libang, hindi para to. Kasi yung prayer natin for this day is very effective. Kasi ito ay universal church ang nagpe-pray, dedicated for them. Huwag natin kalimutan sila. Hindi lang ngayong araw, kundi sa araw-araw nating buhay. So, ito yung libro, Read Me or Rue It by Father Soliban. Kung makabili kayo nito, pwede nito i-reproduce, pwede nito ipamimigay. Makakatulong matutuwa ang mga kaluluwa sa purgatory. So, to bring awareness. No? So, God bless us all. So, salamat sa pakikinig. I'm sure busy ngayon. Walang nag-join ngayon sa atin sa Zoom. Busy kayo na lahat. Okay lang. I-upload natin ito sa YouTube. At I hope ito ay nakabigay ng awareness at devotion para sa mga souls in purgatory. God bless us all. Huh? Bye!